mga kababayan, kumusta na kayo? At bigyan ko lang kayo ng update dito sa isang malusog at napaka healthy na tuwing nakikita ko itong mais na ito ay naalala ko yung lolo ko sa bukid noon nung ako'y bata pa, na meron kaming merong farm ang lolo ko ng mais. At tuwing nakikita ko ito, medyo naalala ko yung lolo ko, yung buhay namin sa bukid noon. At na-amaze lang ako dahil itong mais na ito ay aquaponics po ito. Kung namumroblema ang ating mga kababayang magsasaka sa patubig, dahil kapag ikaw ay nagpapatubig at ang mais mo ay nakatanim sa lupa, eh nasasayang po yung tubig, at kapag mainit natutuyo. Napakaganda po ng resulta ng mais na tumubo sa aquaponics. Ito po ay nasa bato lamang, at ang tubig nandirito, wala po itong lupa. Ang gamit ko ay lava rock, pwedeng gravel, pwedeng ang gravel or lava rock. Maganda ang tubo ito, tingnan nyo, ito po ay tumubo lang sa bato at tubig, gamit ang aquaponics. At meron akong tilapia, kakoy dito. Yung tilapia medyo malaki na. Nandito po tayo ngayon sa Alberta. Gusto ko lang i-share ang sistemang ito, ang pagpapatubo ng mais, dahil napaka-healthy po ng mais. At kung yung mga kababayan natin na namumroblema sa patubig, at pwede niyo pong gawin na i-preserve ang tubig na hindi kailangan matuyo, ang matuyuan ng mais na maging dahilan para masira ang inyong pananim. Kaya hinihikayat ko na subukan ninyo na mag-aquaponics gamit ang isda, tubig, at ang pagtatanim ng mais. Ito po ay organic, dahil ang gamit na pataba mismo ay yung galing sa isda, yung dumi ng isda. Kung kayo'y mag-aalaga ng tilapia, at kung kayo may balak mag-tanim ng mais, ay maganda pong gawin ang aquaponics, dahil hindi lang po mais ang inyong magiging produkto. Maaari ding mag-alaga kayo ng tilapia na susuporta para sa inyong mga halaman, at dagdag din ang kabuhayan. Kung ayaw nyo man na magbenta ng tilapia, ay pwede nyong iulam. Maganda po ang sistema na ito. Ito ay maliit lamang, imagine niyo. Ito pong pond na ito, ang gamit ko lang po dito ay linoleum. Pinagtagpi-tagpi ko, nilagyan ng silicone, at naka-recycle lang yung tubig. So ang gamit ko pong tubig dito, siyempre, yung mga halaman kumukonsumo ng tubig at may nag-evaporate. Itong kabuwang sistema ko dito ay tatlong timba ang idinadagdag ko araw-araw dito sa aking
Nandito yung pump ko. Yan, so kapag bumaba yung level, medyo hindi pa siya automatic na yun eh. Lalagyan natin yan. Lalagyan ko ng tatlong timba. Dalawa dito at isa dito. So, kung iisipin ko na ito'y nakatanim sa lupa, itong mga halaman ko, at magdidilig ako araw-araw, medyo hindi lang tatlong timba siguro. So, dami ng halaman na to. So, ganun po na natitipid natin yung tubig at meron kang isda. Yung isda natin, yung tilapia, nandun sa ilalim ng tatabi. At ito yung mga sibuyas, medyo malalaki na. Ito, nagpapatubo tayo ng kale. Ayan. So ito po ay giant Swiss chard. Para din itong petchay na nilagay namin sa nilaga. Ito nga eh yung inani ng misis ko na giant Swiss chard. Eh yung isang halaman eh sapat na sa isang nilagang baka. At lalo na kung maglagay ka ng nilaga at mayroong mais ay napakasarap. So sinishare ko lang po ito ng pagkatanim ng mais sa aquaponics ay napakaganda po. Para din sa ating mga magsasaka na namumroblema problema dun sa kanilang lupa dahil madaling matuyo, tag-init, ay subukan niyo po ang aquaponics. Pwede kayong mag-divert ng tubig na nanggagaling sa ilog at hindi kailangan masayang ang tubig. At inuulit ko po, kapag naka-aquaponics kayo, na pre-preserve niyo ang tubig. At kapag kayo nagtanim sa lupa, ang tubig ay nasasayang, napupunta lamang sa ilalim ng lupa. So yan po, sinishare ko lang po sa inyo ang kagandahan ng aquaponics sa pagtatanim ng mais. Yan po yung ating mais, oh, napaka-healthy. Natutuwa po kasi ako, kaya gusto ko lang i-share kung dun sa mga hindi pa nakakaalam na ang mais ay pwede sa aquaponics. Napaka-healthy ng mais natin. So yun lang po at maraming salamat. Subscribe po kayo sa channel natin at marami pa tayong isi-share na mga bagay-bagay na pwedeng pakinabangan ng marami. Alright, salamat po. Please subscribe.